Hi guys, good morning. So welcome back dito sa ating channel. Mahina lang yung boses natin guys kasi may syempre may nakatira sa pangkwarto. So pauwi ko lang from work. Dumaan din ako doon sa may immigration. Kain tayo. Kasi nagsik ako ng additional advices. Kasi nga, di ba, nahirapan ako doon sa translation ng aking naturalization ng Nepali citizenship ko kasi wala nga nag-offer dito. Kailangan talaga sa embassy siya sa consulate ng Nepal sa Manila. So, ngayon, napunta ako, in-advisean ako ng isang immigration officer na kumuha ng nakalimutan ko. Kakasabi niya lang kanina, ano ba yun? Nasa isip ko, hindi ko masabi. Ang form na to ay application sa guys para sa, it's a conversion to non-quota immigrant visa of a former Filipino citizen naturalized in a foreign country. Ang ibig sabihin nito guys is, ito, indefinite stay siya dito sa Philippines. Mariretain, hindi i-dissolve yung Filipino citizenship. The Nepali citizenship naming dalawa ni Ayush, but pwede ka kong magtrabaho at pwede ding mag-aral si Ayush dito sa Pilipinas para ma-avoid yung, let's say, who knows, may mga inheritance si Ayush sa Nepal, pwede niya pa rin makuha while we are staying here in the Philippines, at magre-renew na lang kami ng magre-renew ng aming passport dito sa Pilipinas sa may Nepali embassy. Kasi medyo magulo kasi itong pag binalik ko na ang aking Filipino citizenship. Ang magulo dyan is si Ayush, hindi ko maisasama sa akin na magiging Filipino ako, tapos si Ayush hindi, kasi nga Nepali na ako nung ipinanganak siya. So kailangan yung recognition niya, medyo parang nag-iisipan ko, parang mas mabusisi yung proseso. Whereas, ito, pwedeng, mahaba yung processing, pero pwede akong magstay dito sa Pilipinas ng indefinite nga, hanggang kailan ko gusto, pwede, habang Nepali pa rin yung aking, citizenship. Gets nyo guys, parang naguluhan din ako sa explanation ko. Basta yun na yun. So may indefinite stay plus retain ang Nepali citizenship both namin ni Ayush. Ang application will be done either in Cebu or in Manila. Pero sabi sa akin, let's try kung makomplete na ako ko na yung mga requirements ko kung pwede nilang i-process dito sa Dumaguete. Kasi parang hindi pa nila kung maipaprocess nila dito. Pero yung sabi nila, just try to comply all the requirements within this week, kailangan ko nang gawin. Or next week, if pwede nilang iprocess. If not, then kailangan ko talagang pumunta in Cebu or Manila. But to make sure, I think, hindi ko kasi kabisado ang Cebu guys. Bisaya ako, pero hindi ko kabisado ang Cebu, mas kabisado ko ang pasikot-sikot sa Manila. So I think mas prefer ko na pumunta ng Manila para gawin to, if ever na kailangan ng Manila. Pero with all that, maglaba muna ako. Kasi kailangan ko pang magtrabaho mamayang gabi para may panggastos tayo guys. At saka bukas kailangan kong umuwi ng weekend, kailangan kong uwiin lagi si Ayush ng every weekend. Di bali, nagmagastos ang pag-uwi. Kasi, hindi naman nababayaran ng pera yung time na magkasama kami, guys. Kaya, okay lang. Konting tipid lang sa mga, sa mga budget, para may budget talaga tayong pang-uwi. So, yun na lang muna, guys. Maglalaba muna ako. At matutulog. So, break time ko, guys. Ako lang mag-isa. Wala akong kasama sa team namin. Kunti na lang kaming natira sa team namin, di ba, na ay hindi nasama ko ba yung picture namin. Parang wala, hindi ko pa na-share. 20 kami, ilan na lang kami piraso.
bumabara pa yun. Nag-lunch kasi ako. Ang lunch time ko, guys, is 4 o'clock in the morning. Bali ngayon, asama, 4:47 na pala. Dito lang ako sa locker namin. Hindi na ako lumabas kasi maulan. Tama din akong lumabas dito. Dila na ako sa pantry. At babalik na ako. Hey guys! Pauwi na ako sa bahay. Yan. Ang grabe init. Ang lakas-lakas ng ulan dun sa Dumaguete. Guys, kaninang madaling araw dito, ang... Walang malang. Parang hindi man lang naampunan dito sa amin. Ang kailangan-kailangan namin yung ulan. Tingnan nyo yung mga tubo. Ayan o, maliliit pa yan. Medyo laya-laya na yung natutuyo yung mga dahon kasi walang ulan. Diba? So sad. Pero hindi ako kasing sad ng may-ari ng mga tubuhan na yan. Siyempre, inabunuhan nila yan o. Sobrang tuyo talaga dito sa part namin ngayon. Ayan, tingnan nyo yung mga damo. Last week, umulan lang ng konti. Yun lang, tapos super dry na ngayon. By the way, ako naglalakad lang ako kasi sumakay lang ako ng habal-habal hanggang doon kasi yung kapatid ko hindi na uwi. Hindi na uwi ngayong araw. Baka bukas pa yun uuwi. Ay, sandali lang. Nagdala kasi ako ng chicken. Dinalahan ko si Ayush. Nabuslot. Dali lang. Mabuti na lang guys. Napansin ko. Yung prito-prito kasi itong chicken doon sa doon sa may terminal. Bumili ako kasi gusto yun ni Ayush eh, para at least pwede namang magluto ng chicken sa bahay. Kaso iba din yung pag may pagdating natin, 'di ba? May pasalubong na wow. So, pagdating pa, gratis pang lunch din namin. So bumili din ako. Anyway, ayan o. Ayan o. Ang tuyo-tuyo. Ayun pala nga. Kasi dumating, umuwi yung kapatid ko. Kasi may gagawin pa siya ngayong araw doon. Kaya, bukas pa yun uwi. Kaya ako, excited akong umuwi. Kagabi pa lang, naka-impake na ako ng gamit ko. Dala-dala ko na to sa, sa trabaho tong backpack ko. Kaya sila doon, alam na nila pag, pauwi ako kasi... dala-dala ko na tong malaking bag ko. Siyempre, kailangan umuwi every weekend. Yan. Daming kangkong, guys. Oh, dito sa gilid-gilid. Yung kangkong na Bisaya ba? Masarap yung, maganda yung pang, papakain ng baboy. Kaso sa ngayon, hindi namin kailangan kasi, hindi na kayang ubusin nga ng baboy namin yung natanim namin na kangkong. Which is magandang bagay kasi syempre si mama na lang naiiwan sa bahay ngayon eh. Tsaka si Ayush. Yung asawa ng kapatid kong isa. Kasi si Leo, si mama niya, lumipat na ng lumipat sila ng Sipalay. Parang na-mention ko na yun. Kami pa sila ng pasa, si Palay. Ang sipon! Trapoy sipon! Ayos! Sa'yo nga! Ayos! Nakagawas na! Uy! Iyan na! Na, doon ka buo! Adios! Malawa na ni Ayos! Magpainom kong tambal! Ano man kagawas na na? Tama sa kabo be. Ano na kagawas mo na?
Kaya tilapa pa rin iti. Yummy? No. Tambal. Tuwas tika yung ope pe! Ito sa! Lo, tuwas tika ope! Tuwas tika! Ampel ng al, Jose. Wala lagi na, ana. Tanawa. Jose. Hoy. Kamu putani ba? Pakau. Si itlog. Si wala. Wala ang gugulong. Oi layap. Ayam dia. Tambal. Kau ni tambal ni kalau. Tahun. Mana mana nak jalan ni bil serod ha? Mana kan kau ni tambal. Mana serod ha? Ini buas. Ha? Mana kan nak ni mana nak jalan? Wala, ni mama. Lugay na siya ng paupaning ni ano? Dako naman ta. Kini o. Hi guys! Happy Sunday! Uwi na kaming dalawa ni Ayosh. Lakad lang kami kasi ano, daan kami dito kina ano sa tito ko. Nadaan na namin dito si tita niya kaya lakad lang kami. Dito kami sa hindi shortcut. Kasi mahirap umakyat doon sa ano, pababa ng ano guys ba, pababa ng river. Masyadong makipot yung daan, tapos masyadong straight pababa. Hindi ko kaya na si Ayosh buhatin. Kaya dito kami. Libot kami dito. So hi guys, yun na nga, pag-uusapan natin ulit yung ano, yung conversion to non-quota immigrant dito sa Philippines na apply namin dalawa ni Ayosh. So pinaano ko nga sa papa ko o sa parents ko kung okay lang ba yun sa kanila, retain yung Nepalese citizenship namin ni Ayosh. Tapos ano, pwede akong magtrabaho at mag-aral si Ayosh dito. So yun nga, okay lang. Sabi na, okay lang. For the meantime, yan na muna yung magiging papel namin ni Ayosh dito. And by that time na meron na akong, ano, siguro hindi naman aabutin. This year lang kasi talagang medyo, ano pa, medyo struggling pa tayo kay, ano pa naman kasi, as in kakabalik lang natin doon. Building up a new life, sa mga ganyan-ganyan ba, oy. So, one of the reason na medyo hindi pa talaga mahirap ang i-wiggle-wiggle papunta doon sa pinaka-Filipino citizenship talaga. So, kung ano na lang ang muna yung ano, will work for us. For the meantime, yan muna yung i-grab namin ni Ayosh. But of course, hindi pwedeng ano, patatagalin namin na ganito kasi ano, si Ayosh naman ay ngayon 5 years old pa lang siya, tapos mag-aaral siya pag, let's say, okay lang kung nasa grade school. So by that time na mag high school na siya or mag college na siya, mas mahirap nang mag shift ng mga ano ba, ng mga records niya. So for the meantime lamang na nasa grade school siya, okay muna to sa amin. So I hope na may ano na rin tayo na ano,
enough capacity na rin tayo na papunta dito, papunta aroon, makaiipon-ipon na tayo ng ano. So what will work for us is this one for the moment. So yan na lang muna. Aba. So by tomorrow, magpapagawa na ako. Papanotarize ko na yung ano, letter to the commissioner. I-ask ko nga, sabi ko bakit? Letter to the commissioner, monitorize. And anyway, kung ako, yun talaga yung gusto, edi follow na lang tayo. Kaya hindi ako nag-compose ng letter ko na lang. Kasi total, i-notarize. Oh, kayo lamang palang masunod. Eh, kayo na lang gumawa ng letter. Ganun. Diba? Masalan man na ayos. I drive this bike first. Dili, in Bisaya. Dili. Musulti ka sa Bisaya aron makadrive ka aning bike. Sige. Walay English. Dali, usa. Dili sa ka mag-drive. Unsalan man na. Magunsa ka. Ngisira mang lagi ka. Kabal. Wala ra para break. Okay ra katukag raman siya. Ada tuku usa. Ada ke. Mudak break baik aku dak. Kinsa man? Hi guys, so Monday morning na naman, mamaya-mayang alas 3 ng hapon, babiyahin na kami ng kapatid ko pabalik ng Dumaguete kasi syempre pasok na naman mamayang gabi. Ayush, come on! Dali! Unsa yung ngalan ni mo gani? Nakajiran ko rin ang ano na ito pang arjil ka ni ng biruan. Unsa yung ngalan ni mo? Unsa yung dili? Unsa yung ngalan ni mo? Dili. Dili? Dili pwede. Dili pwede yung mangutana? Nga naman, suko day ka? Patik! Aray, ako... Ayun! Badali, sao niya, ay, nagparayik. Sakit akong singaw, oh, lantawa. Dili pwede. Bisaya ka. Dili pwede yung cellphone, ha? Ikaw ang dili pwede mag-cellphone. Diwa, dili pwede. Dili pwede. Ako na... Hello guys. O sige, pagsultiin, Bisaya. Usay ngalan ni mo, gani? Dili ko. Nga naman, maulaw ka? Ko. Nga nung maulaw mang ka? Dili ko. Maulaw na day ka, lantawa imong lipstick. Dili oh. Ko. Yang lip gloss guys, nagsubra-subra. Like, dili ko. Usay dili ko. Ay, ayaw pahingog mo din ha, yaki. Bidere. Pag sinilas dito. Tapos, ayan. Mamaya na guys. Hirap magbisaya na magbisaya kasi matagal mag-caption. Dito, si papa ko, tsaka yung kapatid ko. Galing yan sila bumili ng ano, ng yero. Yung pinaka-manifest lang, pinaka-murang klase. Para makagawa na naman ng bagong bahay dito sa baba. Ayan sila. Ayan. Hindi na sisimentuhin yung katulad yan guys, yung sa gilid-gilid. Kawayan na lang, buod ba? Ano yung pinaka kanong yung pinakapuno ng kawayan, matibay yun eh. Yan yun. Bali, in-extend lang namin ng konti dito. Ayan, actually yung pinaka-square niyang pinatatayuan nila. Yan yung pinaka-tangke ng ano,
nitong ito, kaso napuno na yung tangke na yan. At matibay naman yan kasi dibakal yan eh. Inanuhan nila ng ano bang tawag nun? Basta. Basta matibay yan. Yeah, pwede in-extend lang ng konti. Tapos bubungan. Yan na yun. Bali combination of guod. Guod. Tsaka lumber. Matibay yung lumber guys kasi yung maano na yung matandang. So hanggang dito na lang po muna yung vlog natin for today guys. Thank you so much for watching. Pasensya na hindi po ako makapag-caption kasi nga ang slow ng internet. Hindi po mapasok yung caption ko dun sa Bisaya.